Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Para mensahe ni Aries, I reconnect. Ayan. So Aries, parang reconnecting ito with ano, with the divine, no? Parang siguro ang iba sa inyo dito, medyo sa sobrang kabisihan ninyo, parang hindi kayo, for the longest time siguro, hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon na makipag-reconnect or mag-connect sa divine universe. Maaring ganun. Kaya dito, hinihingi ang inyong konting panahon lang, no? Mag-prayer mode kayo, mag-muni-muni kayo so that you can, ano, you can have that sacred moment, 'di ba, na makipag-usap kayo, to have a conversation with God, to have a conversation with the rest of your spirit team in prayer, no? So what else? We have time and embrace in the dewdrops of life before they disappear with the morning sun. Parang merong opportunities dito, no, Aries? May mga opportunities dito siguro na parating sa inyo. Kaya binibigyan kayo dito ng heads up na bigyan ninyo ito ng panahon, bigyan ninyo ito ng pagkakataon na i-consider din ninyo muna, no? So take advantage of that opportunity na kapag dumating yan, no, bigyan ninyo ng konting panahon, tigdan ninyo, buksan ninyo ang inyong mga mata, ang inyong mga tenga, ang inyong sarili para dito sa mga bagong opportunity and possibilities that are going to knock on your door, no? So konting oras lang, konting panahon, i-consider ninyo, tignan ninyo, because you never know, 'di ba? Ito na yung pinakahihintay ninyo. The night, find comfort in the night where the world switches off and the stars burn bright. Ayan. So ibigay niyo na to sa sarili ninyo. No, Aries, yung comfort in the night, ibigay ninyo yan. Kung oras na ng pagpapahinga, ipagpahinga nyo na yung katawan ninyo, ang inyong isipan, ano? Kapag oras na ng tulog, itulog nyo na yan. Kung pagod na kayo, itulog nyo na yan, ipagpahinga nyo na yan. I-take advantage na ninyo yung at least yung last hour, diba? Nang gabi na before kayo matulog, ibigay nyo na yan sa pagpapahinga ninyo, pagdadasal ninyo, pagme-meditate ninyo, ibigay nyo na yung at least an hour before you go to bed, ba, diba? Para sa sarili ninyo na makapag-replenish kayo ng lost energy ninyo for the day, makapag-rejuvenate kayo, makapag-recuperate kayo kahit isang oras lang, ba, diba? Na mag-reflection mode kayo, magpahinga kayo, kung anong kailangan ninyong gawin para ibalik ninyo yung vitality ninyo, no? For a short period of time. So, tignan natin ang ganap dito for Aries. We have retreat. Ayan. So, alam mo, Aries, parang, di ba, parehas lang halos may relationship ang mga mensaheng ito. So, most likely, ang iba talaga sa inyo dito, sobrang attached kayo doon sa trabaho ninyo, attached kayo doon sa mga iba't ibang bagay na pinagkakaabalahan ninyo, pero yung parang yung sarili ninyo siguro ay hindi ninyo napaprioritize. Maaring hindi ninyo nabibigyan ng quality time ang sarili ninyo na makapagpahinga, makapag-recuperate kayo, makapag-rejuvenate kayo, no? Kaya maaring you're all over the place. Maaring may imbalance kayong nararanasan sa sarili ninyo ngayon. Kaya nananawagan ang mensaheng ito na mag-retreat kayo, mag-reflection mode kayo, me time kayo nang sa gayon makapag-renew kayo ng inyong sarili, makapag heal kayo, hindi ba? Yung maibalik nyo muna din sa sarili ninyo ang balanse, maibalik ninyo sa sarili ninyo ang magandang pakiramdam, no? By resting, by sleeping, by taking a nap, 'di ba? By eating nutritious food. Kung ano sa tingin ninyo ang makakapagpabuti ng inyong pakiramdam para maibalik ninyo ang 100% na strength ninyo, then do so, Aries, okay? Adapt, ayan, you will get yourself where you want to be. Ayan, it's because you are very adaptable, you are very flexible. Kaya kung saan man kayo papunta, no, talaga makakarating kayo dyan. Kasi hindi kayo siguro magpapa-apekto doon sa mga problema, sa mga humps and bumps na maaring mai-encounter ninyo along your journey. Kasi alam ninyo kung paano ninyo ina-navigate ang mga situations sa buhay ninyo. Kapag may problema,
alam niyo na kung anong gagawin, 'di ba? Kung meron mga humps and bumps along the way, alam niyo on how you're going to get around that situation. Kaya you will get to where you need to be talaga. It's because also dahil sa iyong pagiging flexible and adaptable to any situation. So ano yan, napakagaling, napakagandang ano ninyo yan, talent ba or skill yan? So serenity and value quiet days with only the rustling leaves breaking the silence. Ayan, Aries, talaga naman kailangan ninyo ngayon magpahinga, kailangan ninyong mag-me time, mag-solitude kayo, so that also you'd be able to give yourself that tranquility and serenity, no? You deserve it. You deserve it, Aries. Kailangan niyo ang experience ninyo ang quiet times, no? Dahil siguro punong-puno na ang isip ninyo, memory full na kayo, maaring sobrang pagod na din kayo, pagod na ang isip, pagod ang puso, pagod ang katawan, you know? Kaya kailangan niyo muna na magpahinga sa ngayon. Kailangan niyo muna na mag-recalibrate muna kayo ng inyong sarili so that you can get back to your 100%. Okay? So Aries, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe ni Leo, I hope an idea like a single acorn can start a wondrous forest. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Leo, ano't anuman ang ganap sa buhay ninyo, huwag na huwag kayong mawawala ng pag-asa. Losing hope has no room sa buhay natin, dapat, no? Kasi kapag meron tayong hope sa puso natin, if we are expecting the best possible outcome, makakaasa kayo na yun talaga ang dadating sa buhay ninyo. Kaya keep your hope alive. Dahil habang may buhay, may pag-asa, hindi pa. Kaya wag na wag nating aalisin ang pag-asa sa puso natin. Kasi kahit anumang problema ang dumating sa buhay natin, alam naman natin na lahat ng problema ay may solusyon. Alam naman natin na wala ding problema na binibigay sa atin ng Divine Universe na hindi natin kayang i-handle, hindi natin kayang hanapan ng solusyon. Kaya kailangan talaga na lagi lang buhay sa puso natin yung pag-asa. Dahil makakahanap at makakahanap tayo ng pagkakataon para masolusyonan natin ang kung ano man ang problema. Okay? So, what else? We have risk. Ayan. This could be the requirement ngayon ng inyong sitwasyon. Maaring kailangan ninyo mag-take risk sa ngayon. Maaring ito na yung panahon ninyo para mag-take risk na kayo, mag-take a chance na kayo sa kung anumang bagay yan or anumang opportunity na kumakatok sa inyo ngayon, because maybe this is the perfect time na din para kayo ay sumubok ng mga bagong bagay. Maaaring ito na yung pagkakataon ninyo na mag-thrive kayo, mag-grow kayo, mag-evolve kayo into the best version of yourself. And maaaring itong opportunity na to na kailangan ninyong mag-risk dyan, maaaring ito na magiging daan para mag-evolve na kayo. Diba? Time na para mag-step out na kayo from your comfort zone. No, Leo? So, what else? We have humility. Ayan. So, saan man kayo makarating, ano man ang maging estado ninyo sa buhay, always, be humble. Hindi ba? Ito yung mensahe para sa inyo. The more na nagtatagumpay kayo at humble pa rin kayo, nakaapak pa rin kayo sa lupa, mas marami pang blessings ang dadating sa inyo. Mas marami pang biyaya, mas marami pang mga magagandang bagay ang mangyayari sa inyo. No, Dio? So, what else? Present, ayan, journey into the garden to escape the two and eternities, the past and the future. Ayan, so focus tayo sa kung ano ang present moment natin. Focus tayo sa kung ano ang meron tayo sa ngayon, rather than putting our effort, putting our focus, our attention to what is in the past already, kung ano ang tapos na, or kung ano man ang future. Because wala na tayong control over those things. No, kung tapos na yan, wala na tayong magagawa dyan. That's done. That's in the past already. At yung future naman, we never know, diba, kung ano ang parating. We never know kung ano ang
ang meron tayo bukas, mamaya, or kung kailan pa man, hindi ba? Kaya parang impractical din na mag-focus tayo, maglagay tayo ng maraming oras sa kung ano ang nakaraan na at kung ano ang parating. Because we don't know what is going to happen next, hindi ba? Kaya sinasabi ninyo, sinasabi sa inyo dito na focus tayo na lang sa kung ano ang nasa nandito sa ngayon, kung ano ang nangyayari, kung ano nag-unfold sa present moment natin. So what else? We have serenity. Ayan, so this is maybe what you are going to experience sa ngayon, or maybe this is what you are seeking, tranquility, serenity, no? Ibigay ninyo yan sa sarili ninyo. If you feel like this is what you need, give it to yourself, di ba? Step back a little doon sa kung anong pinagkakabalahan ninyo, sa kung ano nagpapa-stress sa inyo, sa kung ano yung nagpapahirap ng nararamdaman ninyo, nagpapasakit ng inyong ulo. Ibigay niyo yun sa sarili ninyo. Mag-break kayo muna kayo. Have a KitKat muna. Kumbaga, take a break and have a KitKat. Maaring yun ang kailangan ninyo sa ngayon para makapag-muni-muni kayo, para makapag-isip-isip kayo, para na makalayo muna kayo ng kahit saglit lang, para naman makapag-recalibrate kayo ng inyong sarili. Makapag-reset kayo ng sarili ninyo sa ngayon. Okay? So what else? We have patience. Ayan, wait for the fruit to ripen. Ayan, konting pasensya pa. No, Leo, maaaring ang iba sa inyo dito is doing everything you can para mangyari kung ano man ang gusto ninyong mangyari. Maaaring nagpo-push kayo na nagpo-push dito about something na gusto ninyong mangyari, and maybe hindi pa rin nangyayari, 'di ba? Despite of all the efforts, despite of all the energy, oras na nilagay ninyo sa bagay na yan, maybe it's still not happening, no? Kaya, you're being advised here to practice more patience, Leo. Kasi, kailangan nating alalahanin na everything happens in divine order and timing. Regardless kung gaano tayo katsaga, regardless kung gaano natin ipipilit ang gusto nating mangyari, if it's not meant to happen yet, hindi talaga yan mangyayari. Isa pa, if it's not meant for you, if it's not for your highest good, ay talagang kahit anong effort natin, hindi yan mangyayari. Kaya, patience, no? Patience is what we need right now. And while we are waiting for that thing to happen or to unfold sa buhay natin, makinig tayo sa divine guidance. Makinig tayo sa intuition natin, because God will always send us guidance kung ano ang dapat nating gawin, kung ano ang dapat nating pag-focusan, kung ano ang dapat nating sundin. No? So, good luck, Leo. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. O, na mensahe po ni Sag is an adventure. Ayan, live wild and free. Maaaring ang iba sa inyo dito is going to embark on an adventure. No? Maaaring talagang pupunta kayo sa mga, yung literal na adventure, na pupunta kayo sa mga lugar na noon ayaw ninyong puntahan dahil takot kayo, mga ganon. So, maaaring ngayon, susubukan ninyo gawin yan, no? Puntahan sa ngayon. Maaaring ganon dyan ang ganap for some of you. So, mag-iingat po kayo, ha? We have teach, ayan, inspire others and let nature be your greatest teacher. Ang iba sa inyo siguro dito, teacher by profession, no? Talaga, Sagittarius. Maaaring nagtuturo talaga kayo sa school, maaaring ganon. Maaring online teacher, maaring ganun din. Maari din na spiritual teacher ang iba sa inyo dito, no? Hindi lang academic knowledge dito ang sinishare ng iba sa inyo dito. Maaring you're also sharing your experiences in life. Maaring you're also imparting your wisdom, your learnings sa buhay na accumulate ninyo over the years. Maaring ganun din ang sinishare ng iba sa inyo dito, no? We have flow, go with the flow as water trickles down a stream, do not hurry. Ayan. So, be in the flow, Sagittarius. Maaring ito yung
panawagan sa inyo sa ngayon. Just be in the flow with life, no? Mag-surrender lang kayo sa divine universe. Mag-surrender kayo sa natural love and flow of life. Maaring ganito ang panawagan sa inyo with this message dito. Kasi, alam niyo yun, maaring meron kayong resistance, no, sa mga changes, maaring ganun, or maaring meron kayong pagpipilit, no, pag-i-insist ng kung ano ang inyong mga gustong mangyari, kung ano ang inyong mga gustong gawin, kung ano yung mga gusto ninyong ma-manifest, no, maaring pinipilit ninyo, ini-insist talaga ninyo yan. So, dito, parang iniimbitahan kayo dito to just go with the flow, no, kung ano, saan kayo dalhin ang agos ng buhay, sige, sumunod lang kayo, because anyways, diba, hindi naman kayo dadalhin ng divine universe sa kung saan-saan lang, but you are going to be led to where you need to be at a certain time, diba? Kaya ano na lang, always follow your intuition, always listen to your intuition, dahil yan ay talaga namang magdadala sa inyo or maghahatid sa inyo kung saan kayo nararapat, kung saan kayo dapat na pumunta, yung ganon, ano, Sag. Kaya, mag-surrender na lang kayo. Instead of resisting, instead of insisting din, ano, i-offer nyo na lang yan sa Panginoon, i-offer nyo na lang yan sa a divine universe, sa inyong spirit guides, sa inyong mga angels, na kung ano man yung mga plano ninyo sa buhay, ano man yung mga dreams ninyo, just offer it to them. Kasi makakasiguro kayo when you are surrendering, no, mas magiging smooth sailing ang lahat. Mas mararamdaman ninyo na everything is going to fall into its right place, no? So, what else? Listen. Ayan, be alert, the soft chiming bells call to nearby fairies. Ayan, listen, Sagittarius, ang napipick up ko dito, maaring merong mga downloads dito na pinapadala na sa inyo, Sag. Maaring may mga intuitive messages na pinapadala sa inyo ang Divine Universe dito. All you need to do is to listen to it, no? Listen to it, follow that, and do it, dahil yan ay dadalhin ka dyan sa kung saan ka dapat, kung saan ang best para sa iyo na sitwasyon. Kaya makinig kayo, no? Give yourself time to listen to your inner guidance, okay? To your intuition. So what else? Self-care. Ayan, tend to your garden, dahil Sagittarius, maaring lagi kayong pagod, lagi kayong preoccupied, lagi kayong busy. At maaring nakakaligtaan nyo na ang pangangalaga sa inyong katawan, sa inyong sarili, no? Kaya iniimbitahan kayo dito na alagaan ninyo ang inyong sarili, alagaan ninyo ang inyong pangangatawan, dahil yan ang kailangan ninyong gawin din sa ngayon, okay? Kahit marami tayong ginagawa, kahit marami tayong kailangang pagtuunan ng pansin, bigyan ng oras, panahon, you know, makakaya ninyo yan. Even if your plate is too much, no, ang laman, makakaya ninyong gawin lahat yan kung maganda ang inyong pakiramdam. Diba? When you are on top of your health, makakasiguro kayo na you will be on top of your game. Kaya yun ang panawagan sa inyo dito, okay? So, we have beauty, dare to be tender and strong, vulnerable. So, this could be your inner beauty. This is your real you, no? Dito sa Sagittarius, na maaring tinatago ninyo. Maaring meron pa kayong mga parte ng sarili ninyo na tinatago ninyo. May mga parte pa kayo ng sarili ninyo na hindi ninyo ma-share sa iba. Because, for some reason, no? Maaring nahihiya kayo, or maaring na-intimidate kayo sa iba, or maaring nagdadalawang isip kayo dahil hindi kayo sigurado if matatanggap kayo ng mga tao na ganyan kayo or whatever, di ba? Kaya ngayon, it feels like ano to, maaring panawagan ito sa inyo na ilabas nyo na yan, Sagittarius. Be transparent, be honest with yourself. Kasi kapag wala na kayong tinatago sa sarili ninyo, kapag na-express na ninyo ang kung ano ang gusto ninyo, kapag na-express na ninyo kung ano talaga yung gusto ninyong gawin, kung nagagawa ninyo, kung anong gusto ninyong
makita sa 3D reality ninyo. That is very liberating, no? That's very liberating. Napaka, para makakaramdam kayo dyan na you are very powerful, hindi ba? Kaya, maaring ngayon, Sagittarius, magkakaroon kayo dito din ng realization siguro na it's about time na to show the real you, no? It's about time na to reveal what you really have. Kung ano kayo, kung sino kayo, kung ano ang inyong mga capabilities, kung ano ang inyong mga kakayanan, talents, skills, gifts, you know, maybe marirealize nyo yan na yan, na it's about time na para ilabas nyo ng lahat yan. Ipakita nyo na yung inyong true beauty, no? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.